Magandang araw! Welcome sa EP9 Economics. Ngayong tapos nyo na na mapag-aralan ang mga paksa sa unang markahan, atin namang alamin ang mahalagang bagay, konsepto, ideya, tema na iyong natutuhan. Susukatin natin ang iyong kaalaman sa paksa sa pamamagitan ng mga katanungang inyong matutunghayan sa video na ito. Ang mga katanungang inyong matutunghayan ay nagmula sa mga sumusunod na paksa. Una, kahulugan at kahalagahan ng economics. Ikalawa, sistemang pang-ekonomiya. Ikatlo, salik ng produksyon. Ikaapat, salik ng pagkonsumo. At ang ikalima ay ang karapatan at tungkulin ng mamimili. Basahin at unawaing mabuti ang mga susunod na katanungan. Piliin lamang ang tamang sagot. Pagkatapos ng bawat katanungan, ay ating iwawasto ang iyong kasagutan. Handa ka na ba? Kung handa ka na, ay atin ang simulan. Ito ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ng tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. A. Etika. B. Psikolohiya. C. Economics. D. Politika. Ang tamang sagot ay letter C, economics. Ang economics ay nagmula sa salitang Griego na A. Ekonomiko, B. Oikonomiya, C. Ekonomiya, D. Oikonomics. Ang tamang sagot ay letter B, oikonomiya. Ang trade-off, incentives, opportunity cost, at marginal thinking ay masasabing mahalagang bahagi ng isang A. matalinong pagdedesisyon, B. malikhaing isipan, C. malawak na kaalaman, o letter D. maparaang gawain. Ang kasagutan ay letter A, matalinong pagdedesisyon. Mahalagang konsepto ng economics ang tamang pagpili o pagdedesisyon. Alin ang hindi kabilang dito? A. Trade-off, B. Opportunity cost, C. Marginal thinking, o letter D. Circular flow. Ang kasagutan ay letter D, circular flow. Paano mo bibigyang kahulugan ang kasabihang rational people think at the margin ayon sa economics? A. Pinag-iisipan ng isang individual ang kanilang mga hilig at kagustuhan. B. Isinasaalang-alang nila ang mahalagang detalye sa isang sitwasyon bago magdesisyon. C. Sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa anumang desisyon. Letter D. Pinag-aaralan ang magiging opportunity cost at opportunity benefit sa paggawa ng pasya. Ang kasagutan ay letter C. Sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa anumang desisyon. Ang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikos at nomos na nangangahulugang blank. A. Bahay at lupa. B. Pamahalaan at sambayanan. C. Bahay at pamamahala. O letter D. Negosyo at lipunan. Ang kasagutan ay letter C, bahay at pamamahala. Ito ay isang paraan o mekanismo upang maayos na maipamahagi at magamit ng tama ang lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa.
A. Alokasyon, B. Sistemang pang-ekonomiya, C. Produkto, o letter D. Serbisyo. Ang kasagutan ay letter A. Alokasyon. Ito ay tumutukoy sa institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang mga paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng mga pinagkukunang yaman at pamamahala ng mga gawaing pang-ekonomiko sa lipunan. A. Alokasyon, B. Sistemang pang-ekonomiya, C. Produkto, o letter D. Serbisyo. Ang kasagutan ay letter B. Sistemang pang-ekonomiya. Sa sistemang ito, payak ang pamumuhay kung kaya't masasabing mabagal ang pag-unlad dahil kadalasan makalumang sistema ang ginagamit. A. Pampamilihang ekonomiya, B. Kakapusan, C. Tradisyonal na ekonomiya, o letter D. Pinaghalong ekonomiya. Ang kasagutan ay letter C. Tradisyonal na ekonomiya. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya sa bansa? A. Presyo, B. Ekonomiya, C. Produkto, D. Kakapusan. Ang kasagutan ay letter D. Kakapusan. Sa sistemang ito, maaaring gumamit ng teknolohiya upang maisakatuparan ang paglikha ng produkto at serbisyo. Anong katanungang pang-ekonomiya ang sumasagot dito? A. Anong produkto ang gagawin? B. Para kanino ang gagawing produkto? C. Paano gagawin ang produkto? O letter D. Gaano karami ang produkto? Ang kasagutan ay letter C. Paano gagawin ang produkto? Sa sistemang pinaghalong ekonomiya, sino ang karaniwang nagpapasya? A. Pamahalaan at tao, B. Pamilihan, C. Tao, o letter D. Pamahalaan. Ang kasagutan ay letter A. Pamahalaan at tao. Sa sistemang ito, ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay nakabatay sa kultura, tradisyon at paniniwala. A. Pinaghalong ekonomiya, B. Tradisyonal na ekonomiya, C. Pinag-utos ng ekonomiya, or letter D. Pampamilihang ekonomiya. Ang kasagutan ay letter B. Tradisyonal na ekonomiya. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng sistemang pang-ekonomiya? A. Tradisyonal, B. Pinaghalo, C. Pampamilihan, o letter D. Kakapusan. Ang kasagutan ay letter D. Kakapusan. Sa sistemang pampamilihang ekonomiya, malayang nakakalahok ang dalawang pangkat ayon sa pansariling interes. Sino ang dalawang kalahok na may malayang pagpili? A. Pamahalaan at pamilihan, B. Teknolohiya at sambahayan, C. Producer at consumer, o letter D. Produkto at serbisyo. Ang kasagutan ay letter C. Producer at consumer. Ang economics ay bahagi na ng buhay ng tao. Tama o mali? Ang kasagutan ay tama. Ano ang dahilan bakit may trade-off at opportunity cost? A. Walang katapusan ang pangangailangan ng tao.
B. Limitado ang kaalaman ng tao sa pagpapasya. C. Sagana ang buhay ng tao. O letter D. Upang makalikha ng mas maraming kalakal. Ang kasagutan ay letter A. Walang katapusan ng pangangailangan ng tao. Ito ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan kung saan ang mga pinagkukunang yaman ay hindi sapat para matugunan ang mga hindi maubos-ubos na pangangailangan. A. Kakapusan. B. Alokasyon. C. Produksyon. O letter D. Trade-off. Ang kasagutan ay letter A. Kakapusan. Ang proseso ng paglikha o pagpapalitan nyo ng isang produkto o serbisyo ay kilala sa tawag na blank. A. Produksyon. B. Preparasyon. C. Organisasyon. O letter D. Imbensyon. Ang kasagutan ay letter A. Produksyon. Ang mga ito ay kilala bilang mga bagay na kailangan upang mabuo ang isang produkto. A. Output. B. Input. C. Economy. O letter D. Interest. Ang kasagutan ay letter B. Input. Ang isa sa mga salik ng produksyon na may takdang bilang kung kaya't kailangan tiyakin ang produktibong paggamit nito. A. Kapital. B. Sahod. C. Lupa. O letter D. Kita. Ang kasagutan ay letter C. Lupa. Ang salik ng produksyon na tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao para magsimula ng negosyo. A. Entrepreneurship. B. Blue collar job. C. White collar job. O letter D. Kapital. Ang kasagutan ay letter A. Entrepreneurship. Ang isa sa mga uri ng lakas paggawa na tumutukoy sa kakayahang mental. A. Profession. B. Deflation. C. White collar job. O letter D. Blue collar job. Ang tamang kasagutan ay letter C. White collar job. Ang lakas ng katawan ang higit na ginagamit sa uri ng lakas paggawa gaya ng karpintero, driver, basurero at marami pang iba. A. Economics. B. Produksyon. C. White collar job. O letter D. Blue collar job. Ang kasagutan ay letter D. Blue collar job. Ang tawag sa kita ng isang entrepreneur ay A. Incentives. B. Paluwagan. C. Negosyo. O letter D. Tubo o profit. Ang tamang kasagutan ay letter D. Tubo o profit. Alin sa mga sumusunod ang angkop na kahulugan ng pagkonsumo? A. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagbuo ng produkto. B. Ito ay tumutukoy sa pagbili o paggamit natin ng mga produkto o serbisyo. C. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagtugon sa ating walang hanggang pangangailangan. O letter D. Ito ay mekanismo upang magmaayos ang pamamahagi at paggamit ng ating pinagkukunang yaman. Ang kasagutan ay letter B. Ito ay tumutukoy sa pagbili o paggamit natin ng mga produkto o serbisyo.
alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng konsepto ng pagkonsumo? A. Bumibili. B. Kumakain. C. Nagtitinda. O letter D. Nagse-cellphone. Ang kasagutan ay letter C. Nagtitinda. Alin sa mga salik ng pagkonsumo ang higit na nagiging motibasyon natin sa pagbili? A. Kita. B. Presyo. C. Utang. O letter D. Panahon. Ang kasagutan ay letter B. Presyo. Nakadepende sa salik na ito ang dami ng ating mabibili. Anong salik ng pagkonsumo ang siyang nagdidikta sa paraan ng ating pamimili? A. Kita. B. Utang. C. Panahon. O letter D. Demonstration effect. Ang tamang kasagutan ay letter A. Kita. Aling salik ng pagkonsumo ang higit na nakakaapekto sa tuwing mapapabili tayo ng marami dahil sa sale? A. Kita. B. Panahon o inaasahan. C. Presyo. O letter D. Utang o mga obligasyon. Ang kasagutan ay letter C. Presyo. Alin ang hindi totoo tungkol sa pagkonsumo? A. Tayong lahat ay consumer. B. Ang pagkonsumo ay naapektuhan ng iba't ibang mga salik. C. Ang pagbabago ng presyo ng mga produkto sa pamilihan ay hindi nakakaapekto sa ating pagkonsumo. O letter D. Ang pangangailangan ang siyang nagtutulak sa atin upang bumili at gumamit ng mga produkto at serbisyo. Ang kasagutan ay letter C. Ang pagbabago ng presyo ng mga produkto sa pamilihan ay hindi nakakaapekto sa ating pagkonsumo. Ang mga sumusunod ay pawang epekto dulot ng pagpapanic buying. Alin ang hindi kabilang dito? A. Napapatatag nito ang ugnayan ng kalakalan ng mga bansa. B. Dahil dito, maaaring hindi mo masunod ang iyong budget. C. Ang ugaling makasarili sa pamimili ay lumilikha ng takot at pangamba sa iba. O letter D. Nagdudulot ito ng pansamantalang kakulangan. Ang kasagutan ay letter A. Napatatatag nito ang ugnayan ng kalakalan ng mga bansa. Kailan masasabi na ikaw ay isang matalinong mamimili? A. Kung mas pinipili mong gumamit ng credit card kaysa cash. B. Kung palagi kang nag-aabang ng sale sa Lazada o Shopee upang makatipid. C. Kung sinusuri mo ang kalidad ng produkto at bumibili ka ayon sa iyong budget. O letter D. Kung bumibili ka ng higit sa iyong kailangan upang matiyak mong hindi ka mauubusan. Ang kasagutan ay letter C. Kung sinusuri mo ang kalidad ng produkto at bumibili ka ayon sa iyong budget. Alin sa mga sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng pagiging mapanuri ng isang mamimili? A. Inuuna ang mga bagay na mahalaga kaysa sa luho. B. Laging inaalam ang substitute sa mga produktong bibilhin. C. Hindi nagbabago ang pagkonsumo kahit idolo pa niya ang nag-e-endorso nito. O letter D. Tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang at pagkakagawa ng produkto bago ito bilhin. Ang kasagutan ay letter D. Tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang at pagkakagawa ng produkto bago ito bilhin.
Bilang mamimili, bakit kailangang alam mo ang iyong mga karapatan? A. Dahil magagamit mo ito sa paghahanap ng trabaho. B. Dahil ito ang magtutulak sa ekonomiya upang umunlad. C. Upang maging angat sa iba na hindi alam ang kanilang mga karapatan. O letter D. Upang maiwasan ang madaya, mapahamak, at mapagsamantalahan ng iba. Ang kasagutan ay letter D. Upang maiwasan ang madaya, mapahamak, at mapagsamantalahan ng iba. Inyong tandaan na ang economics ay bahagi ng buhay ng isang tao. Ito ay isang pag-aaral sa tamang paggamit ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan ng tao. Dapat matutunan ang konsepto ng kakapusan, alokasyon, at produksyon upang matugunan ang mga suliraning pang-ekonomiya. Mahalaga ang tamang pagdedesisyon upang higit na matamo ng isang tao ang pinakamataas na antas ng paggamit o pakinabang sa napili niyang desisyon. Laging tandaan na ang pangunahing layunin ng sistemang pang-ekonomiya ay magkaroon ng maayos na pamamahagi upang mabigyang solusyon ang tama at pantay na distribusyon sa mga pinagkukunang yaman. Ang produksyon ay tumutukoy sa isang proseso ng pagpapalit-anyo ng isang produkto sa pamamagitan ng pinagsama-samang salik nito. Ang mga salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto ay tinatawag na input. Ang input ay mga bagay na kailangan natin para makabuo ng produkto. Ang nabuong produkto naman ay tinatawag na output. Ang mga salik ng produksyon ay ang lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Ang pagbili at paggamit ng mga produkto o serbisyo ay tinatawag na pagkonsumo. Ito din ay isang gawaing pang-ekonomiya na tumutukoy sa paggamit ng produkto o serbisyo upang tugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Consumer naman ang tawag sa mga taong gumagamit o bumibili ng mga produkto o serbisyo. Dahil tayong lahat ay bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo para sa ating mga pangangailangan, tayo ang mga consumer. Laging isaisip na ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang presyo, kita, panahon o inaasahan, utang o mga obligasyon, at demonstration effect. May iba't ibang karapatan ng mga mamimili. Una, karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan. Ikalawa, karapatan sa kaligtasan. Ikatlo, karapatan sa patalastasan. Ikaapat, karapatan sa pagpili. Ikalima, karapatang dinggin. Ikaanim, karapatang bayaran at tumbasan ng anumang kapinsalaan. Pangpito, karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. At pangwalo, ang karapatan sa malinis na kapaligiran. Ang mga sumusunod ay mga tungkuli ng mga mamimili. Una, mapanuring kamalayan. Ikalawa, pagkilos. Ikatlo, pagmamalasakit na panlipunan. Ikaapat, kamalayan sa kapaligiran. At ikalima, ang pagkakaisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na nakatulong ang video na ito para sa inyong paghahanda sa darating niyong pagsusulit. Hanggang sa muli, paalam! Thank you.